teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. All right. Hello! Magandang buhay sa atin lahat and welcome sa ating another ETUlay session for this afternoon. It's 1 PM, so it's AP6 time. So ayan, comment-comment naman tayo kung sino na po ang mga present ngayon sa ating ETUlay session for AP Grade 6. Ayan, so habang nire-ready ko ang aking screen, i-share screen ko ang aking PowerPoint. Ayan. Okay. So, hintayin natin. Ayan, meron tayo na nag-comment. Good afternoon. Watching from New Canaan Integrated School, Alabel 1 District, Sarangani Division. Wow. From Sarangani talaga. Ang layo. Hello, hello. Ma'am Gretchen Selmaro Ramirez. Ayan, so ayan. So share na natin yung ating screen. Tingnan nga natin kung naka-share na. Ayan, so okay na. So naandito rin si Alriza, si Dane from Malino Elementary School. Siya raw ay mula sa grade 6 Matapat. Hello, hello. Ayan, nagsisidatingan ng ating mga nagko-comment. Hello rin kay Miss Angel Ebert David, watching from Malino Elementary School. Hello, hello po sa lahat ng mga taga Malino. Hi sir, watching from Bulacan, si Aim Nanita Labad. Hello Aim. Hello rin sa, ito kaklase ata to ni Alriza. Si Ashley Baluyot.
Grade 6 matapat from San Jose, Malino. Hello po. Stacy Kate Frugal, good afternoon po. Watching from Lalo North Central School, Cagayan Valley. Ayan, nawa after pandemic, magkita-kita tayong lahat. Nandito rin si Mig Nonet Gaitano Canzana, watching from Atimonan, Quezon naman. Hello sa mga taga-Quezon. And si Benny Esclava, watching from Maramba Elementary School or Daneta City, Pangasinan. Good even, good PM po. So don't forget to share and like and comment ang ating session ngayon. Ayan, so habang tayo ay tumatakbo, comment-comment lang rin kayo. And then mamaya kapag may oras tayo, atin mag-shoutout ulit tayo. Okay? So welcome, na-miss natin ito ng tatlong linggo. So ngayon ay nagbabalik eskwela na tayo, first week of the class again after a very a 1 week break. So napakabilis po, no? Nasa third week na tayo ngayon or third quarter ng unang linggo para sa Araling Panlipunan Grade 6. Ayan. Okay, so ano ba ang ating topic ngayon? So para sa Module 1 ng ikatlong markahan ng AP 6, ang ating pagninilay-nilayan ay ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1948. Okay, so ano ba ang bumalik tayo sa nakaraan ng 1946 hanggang 1948. Kung matatandaan ninyo nung second quarter, ano ba yung huling topic na pinagnilay-nilayan natin bago tayo maghiwa-hiwalay? Sige nga po. Ayan, yung mga suki ko, nandito na ulit si Bricks Arky Gonzalez. Hello, hello po. Ayan, nanonood na sila ulit ang aking mga suki simula pa nung una. Okay, sige nga po, mag-comment naman po kayo kung ano yung natatandaan ninyong topic natin before tayo mag-umpisa ng panibagong topic ngayong week 1 ng third quarter. Ayan, so habang naghihintay ako ng inyong mga sagot, syempre babati ulit tayo. Si Lydia Rosario Mata, good afternoon po, watching from Tarlac. Hello, hello po sa lahat ng mga taga-Tarlac. Okay. And then, nandito rin si Paula Angela Tuason. Good afternoon po, watching from Malino Elementary School. Ayan, hello, hello po sa mga taga Malino School. Parang marami tayong nanonood from Malino School, ha? Okay. So, hello din kay Melvi Mercado. Good afternoon po, sir. Watching from Misamis Oriental Division. Ayan, hello, hello po. Ayan, ano kaya ang natatandaan nila na lesson natin nung nakaraang second quarter? Ayan, si Bricks Arky Gonzalez, watching from Malipangpang Elementary School South, SDO Bulacan. Ayan. Ayan, kung naaalala ninyo, bago tayo ang nagtapos ang ating ikalawang markahang pagsusulit or nagtapos ang ating second quarter, saan po ba? Sa ikalawang digmaang pandaigdig. Okay? Kung ano yung mga ginawang pamamaraan ng mga Pilipino upang mapagtagumpayan natin ang pananakop ng mga Hapon. Okay. Okay. Yun. Sandali, may nag-e-echo ata. Okay. Ayan. Meron pa kaya? Okay, so dako na tayo sa ating lesson. Ayan, so ano ang ipinapakita sa larawang ito? Sige nga po, mag-comment po tayo kung ano yung inyong masasabi sa larawan na inyong nakikita dito. Sige nga po, habang naghihintay. Ayan. Ayan.
Okay, ayan, may mga nagko-komento na dito. Sabi ni Sofia ni Shay Bagasan, digmaan daw po. Hello? Ayan. Sabi naman ni na Daniel Mendoza Bas, may gera daw. Ayan, ang dami na nagko-comment. Okay. Okay, sandali ah, may nag-e-echo. Ayan. Bakit kaya meron pa rin nag-e-echo? Ayan. Okay. Ayan. So, okay. Ayun, nawala na. Ayan, very good. So ngayon ay, ano ba ang nakikita natin dito? Tingnan natin ang mga comment. Ayan, sabi, mayroong bakbakan, sabi ni Agnes Busa. Ayan. Sabi naman ni Bricks Arky Gonzalez, meron daw labanan. Okay, ang sabi naman ni Lisa Di Makali, War Pooser, okay? So tama lahat ang inyong mga kasagutan. Ang nakikita ninyo ay ang mga larawan ng naging resulta ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan, sabi rin ni Jean Shera, digmaan po. Ang sabi rin ni Ma'am Alma Agregado, digmaan po. Ayan, sige, just keep your answer coming. Ayan. Ayun. Okay. Okay, ayan. So sabi ni Bricks Arky Gonzalez, gumamit ng mga sasakyan pang himpapawid sa labanan. Sabi rin ni Paula Angela Tuason, World War II. Sabi ni Sofia Ray Malyari, ito po ang mga pangyayari po noong ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Okay, nakakataba ng inyong mga puso ang pagiging active. Bagamat hindi tayo magkakasama sa isang classroom, ay ramdam na ramdam ko po ang pagiging active ninyo sa ating session ngayon, sa ating ETUlay session. So just keep it coming, okay? Okay, so pakisagot naman ang katanungan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong sagot sa ating comment box. Ang sabi, paano hinarap ng mga Pilipino ang pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Okay, sige, bago tayo mag-umpisa ng ating lesson sa hapon na ito, gusto ko munang marinig mula sa inyo, ano-ano kaya ang mga solusyon na sa tingin nyo na ginawa ng ating mga kapwa Pilipino noon upang sagutin, no? Or para malagpasan ang mga naging suliranin at hamon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, sige ha, hintayin ko po ang inyong mga sagot. Ayan, si Alice Gamboa Infante, binabati kita. Good afternoon po. Watching from SDO Jean, SDO HN, South Annex HN, West Elementary School. San kaya itong HN? Okay? Ayan, si Ma'am Agnes Busa, nag-hi hello po sa inyo, Ma'am Agnes. Ayan, okay. So ano-ano kaya ang mga ginawa ng pamamaraan ng mga Pilipino upang malagpasan ang mga suliranin na dumating pagkatapos na ikalawang digmaang pandaigdig? So syempre, ano bang mga pangyayari noon? No? Maraming nasira, di ba? Maraming mga nagutom. Ayan. Lisa Di Makali, sabi niya, yung mga propaganda po ba yun, sir? Ay, yung mga propaganda.
Ang ibig sabihin siguro ni Liza ay yung mga kilosan po ba? Ayan, si ARCD, good afternoon po. Sabi naman ni Alma, ayan, may sagot na si Alma, T. Agregado, sila ay nagtulungan at nagkaisa. Sabi naman ni Zuerte Maria Sharaw ay nanonood from Badok, South Central. Ayan. Ayun, tama po Ma'am Lisa. Ayan, sumasagot sila. Ayun, sabi ni Tutor Vida, andito yung aking kasamang tutor watching from Pasig City Science. Hello, Ma'am Vida, Tutor Vida. Ayan, si Agnes Busa, Dana Leandro Magnaye. Ayun, siguro kasama niya si Dana Leandro Magnaye na nanonood. Okay, so sabi ha, nagtulungan, tingnan natin. Okay, marami pong nawalan ng makakain at kabuhayan. Tama yun, Rian Abril, ano? Sila ay nagtulungan at nagkaisa, sabi ni Andres Malin. Ayun, nagkaisa sila, yun rin ang sabi ni Brix Arky Gonzalez. Okay. Ayan, okay. So isa sa mga solusyon na naisip noon ay ang pagsilang ng ikatlong republika, okay? Pamahalaan at ang tawag nga sa pamahalaan na natatag ay ang ikatlong republika. Okay, pero kung matatandaan natin, kahit na tayo ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapones, ay nagpatuloy pa rin ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas. Saan ito, Tutor Romel, nagpatuloy? Ito ay nagpatuloy sa Washington, USA. Okay? So, ayan ha, meron pa rin pamahalaang Commonwealth ang Pilipinas. Kaya lang, ito ay hindi nagpatuloy sa ating bansa, kundi sa Washington, USA. O, ayan, meron tayong larawan na nandirito. Okay, sige nga po, pakicomment nga po kung sino or nakikilala nyo ba kung sino ang nasa larawang ito. Ayan. Ayan, sabi ni Era Christine Hakosalem, sila po ay nagtulungan. Tama yon, no? Erica, sila ay nagtulungan. Sabi naman ni Sophia Ray Maliari, sila po ay humingi ng tulong sa Amerika. Okay, titingnan natin yan ha, Sophia, mamaya. Okay, ayan. Meron na tayong nakuhang tamang sagot mula kay Sophia ni Shea Bagasan. Siya si Manuel Luis Quezon or Manuel L. Quezon. Sino ba siya, Tutor Romel? Sino nga ba si Manuel L. Quezon? Siya ang... Sige nga po, hintayin ko po ang inyong mga kasagutan. Siya ang nagsilbing ano, sino ba si Manuel L. Quezon? Sige nga po. Okay, siya ay nagsilbing. Ayan, ang daming sumasagot ng Manuel L. Quezon. Tama po ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po. Okay. Ayan. Okay. Ayan, tingnan natin kung sino ba sa tingin ninyo si Manuel L. Quezon. Ayan, naging Pangulo ng Pilipinas, sabi ni Gabriel Kanyada Gabalfin. Yung pinsan ko rin nakatabi ko dito, nakikisagot din eh. Very good talaga eh. Okay, ayan. So si Manuel Luis Quezon ang isa sa mga naging Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Okay, o sino tong susunod? Sige nga po. Ayan, oy, may binigay pa na trivia si si Noel Bundok, ama ng wikang pambansa or ama ng wika si Manuel Luis Quezon, tama po 'yon. Okay. Sabi ni Maria Jasmine Clotario, Pangulo ng Pilipinas sa pamahalang Commonwealth, Manuel L. Quezon, tama po 'yon, no? Okay, ayan. So tama ang sagot ni Brix Arky Gonzalez at ni ARCD. Ayan. Ito po si Sergio Osmeña Sr. Sino naman po si Sergio Osmeña Sr.? Okay, ano naman rin ang kinalaman niya kaya sa pamahalaang Commonwealth? Sige nga ho. Ayan, hintayin natin ang inyong mga kasagutan. Ayan, pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ayan, tama po, no? Ayan, si Sergio Osmeña Sr. siya ay pangalawang Pangulo ng Pilipinas noong panahon ng Commonwealth. At siya ang pumalit na Pangulo kay Manuel Luis Quezon noong si Manuel Luis Quezon ay sumakit bilang buhay. Okay, dahil sa kanyang sakit. Okay? Okay, so ayan ha. Titingnan natin ang istorya kung paano ba nabuo ang ikatlong republika ng Pilipinas. Okay, paano ba sumilang ang ikatlong republika ng Pilipinas? Unang-una nating talakayin ay itong tinatawag natin na Batas Tidings McDuffie. Okay?
Tutor Romel, ano po ba ang Batas Tidings McDuffie? Okay, so pag sinabi nating Batas Tidings McDuffie, ito yung pangako. Ayan, natatandaan natin na. Ito yung pangako na pinagkaloob ng Estados Unidos sa atin. Okay, ano ba yung laman ng pangako na yun? Na tayong mga Pilipino, na ang Pilipinas ay magkakaroon ng kasarinlan. Okay, ano ba ibig sabihin ng kasarinlan? Malalim na Tagalog, no? Ang ibig sabihin nun ay kalayaan. Magkakaroon na tayo ng independency na tinatawag. Okay? So, yun ang nakasaad dito sa Batas Tidings McDuffie. Okay? Ayan. So, kailan ba nabigyan ng katotohanan ang Batas Tidings McDuffie? Ito ay nangyari noong Hulyo 4, 1946. At itong Hulyo 4, 1946, ito na rin yung pinaka sinasabi nating pagsilang, no? Ito ang birthday ng ikatlong republika ng ating bansa. Okay? So, nang mamatay si Roosevelt, sino ba Tutor Romel si Roosevelt? Si Roosevelt ay isa sa mga naging pangulo ng Estados Unidos. Ang pumalit sa kanya si President Truman. Okay? Ngunit kahit pinalitan si Roosevelt, ito si President Truman, pinagpatuloy niya pa rin yung mga programa ni Roosevelt, particular na nga doon, no? Yung pagkakaloob ng kalayaan sa Pilipinas na nangyari nga noong Hulyo 4, 1946. So ito yung statement ni President Truman. 'Di ba? Basahin natin. The United States of America hereby withdraws and surrenders all rights of possession, supervision, jurisdiction, control of sovereignty now existing and exercised by the United States of America in and over the territory and people of the Philippines, and on behalf of the United States of America, I do hereby recognize the independence of the Philippines as a separate and self-governing nation and acknowledge the authority and control over the same of the government instituted by the people thereof under the Constitution now in force. So, sinasabi na tayo ay may sarili ng kasarinlan. Pero tignan natin kung totoo bang nangyari ang kasarinlang ito. O yan. O, nakikilala nyo ba kung sino tong nasa larawan? Sige nga po. I-comment naman natin sa ating comment box. Ayan. Habang naghihintay ako ng inyong mga kasagutan, babati ulit tayo si Daniel Rain Rodilio, Grade 6 Phoenix from SFESCSFP. Hello, hello sa inyong lahat dyan. Ayan, si Maria Jasmine Clotario, sabi niya, ito ay batas na pangako ng Estados Unidos na tayo ay magiging malaya. Ayan, siguro ang tinutukoy ni Maria Jasmine ay yung batas or yung Tidings McDuffie. Ayan, tingnan natin. Parang wala pa akong nakikitang tamang sagot. Ayan. Sabi ni Maria Jasmine Clotario, Philippine American Independence Day. Ayan. So, tingnan natin kung sino ba itong Ayan. Sabi ni... Nakakita na ako ng tamang sagot. Sabi ni Brix Arky Gonzalez. Ayan, ang daming sumasagot. Saka ni Sofia ni Shea Bagasan. Ito raw ay si... Tama, si Manuel A. Rojas. Tutor Romel, sino po ba si Manuel A. Rojas? Siya po ang unang pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas. Hindi po to si Diosdado Macapagal, ha? Okay po, si Manuel A. Rojas po ito, ang unang-unang pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas. Ayan, okay. Ayan, tatandaan natin yan, ha? Si Manuel A. Rojas, ang unang-unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano-ano ba ang mga hamon at suliranin na kinaharap ni Pangulong Manuel Rojas? Okay, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ibig sabihin, yung unang-unang araw ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Ito yung mga hinarap niya. Sabi ni Noel Bundok daw, 100 pesos. So, ang ibig sabihin niya siguro dito sa 100, nakikita ang mukha ni Pangulong Manuel Rojas. Ayan, unang-una, pagsasagawa ng malawakang pagbabagong tatag upang muling maibangon at maitayo ang mga nawasak ng mga tirahan at gusali. Dahil nga sa digmaan, syempre maraming nawasak ng mga tirahan at gusali. So,
ang unang-unang naging priority ay, syempre, kapag nasira, kailangan na ipagawa. Okay, susunod. Ayan, pagresolba sa pagkakaroon ng malaking kakulangan sa mga hayop na gagamitin sa pagsasaka na nangamatay sanhi ng digmaan. Okay, hindi lang mga tao ang naapektuhan po noon, no? Okay, naging apektado din ang mga hayop. So kung maraming taong namatay noon, marami rin mga hayop ang namatay noon dahil sa digmaan. Okay, next. Okay, next po natin ay, ano pa bang mga ginawa noon? Ayan, pagsasaayos ng mga taniman. Okay, upang mapakinabangan at mataniman. Ano pa po? Ayan, paglutas sa suliranin sa salapi dulot ng pagkabangkarote ng pamahalaan sanhi ng pananakop ng Hapones. Kung matatandaan ninyo, di ba, meron tayo nung in-implement nila na klase ng salapi ang Mickey Mouse money na halos wala namang halaga. Okay. Ano pa? Okay, pagsasaayos ng mga industriyang nasira sa pamamagitan ng pag-aangkat ng mga bagong makinarya. So ito yung mga naging priority, no, ni Pangulong Manuel A. Rojas. Okay? Next. Okay. Ayan, pag-aangkop ng sistema ng edukasyon para sa bagong kalayaan ng bansa. Sabi ni Maria Jasmine Clotario, walang hanap buhay daw ang mga tao, no? Kasi nga nag-a-adjust pa, no, gumagawa ng paraan upang bubangon mula sa naging resulta ng digmaan. Ayan, syempre, pag-aangat sa pagpapahalagang moral at espiritual ng mga Pilipinong lubos na naapektuhan sanhi ng gera. Syempre, no, no, pagod na pagod ang mga Pilipino, no? So kailangan natin ng, so kinailangan nila ang pagpapahalagang moral at spiritual, okay? Para ma-boost yung kanilang moral at motivation na magpatuloy, no? Na sa kabila ng napagdaan ng digmaan, meron pang magandang kinabukasan na darating. Ayan. So ano naman yung mga suliraning pangkabuhayan at panlipunan natin noon na kinaharap ng ikatlong republika ng Pilipinas, okay? So unang-una dyan yung pagkasunog ng ilang gusali ng Maynila tulad ng Philippine General Hospital, PGH, 'di ba? Universidad ng Pilipinas at Batasan. Okay. Ano pa? Okay, yung Intramuros, naaalala ba natin yung Intramuros, 'di ba? Na pagnilay-nilayan na natin 'yan, napakita ko sa inyo noong mga nakaraang linggo kung ano ang itsura ng Intramuros. So, naging bodega ang Intramuros, no? Okay? Naging bodega ng mga kumpanyang nagkakargamento at higit sa lahat, ito rin ay naging tirahan ng mga tinatawag natin na informal settler na galing sa probinsya. Ayan. So, noong ikatlong digmaang pangdaigdig pala, no, nauso itong mga informal settler. Tingnan natin kung bakit nauso itong mga informal settler na ito. Okay. Ayan. Susunod. Okay, eto, bakit nga ba nauso ang mga informal settler? Dahil sa pag-aakala nila, no, maraming tao ang galing sa probinsya na nagsilipatan sa Maynila. Bakit, Tutor Romel? Dahil inaakala nila na magiging maganda ang kanilang buhay dito sa sentro, sa ating kapital dito sa Maynila. Kaya pala, dumami ang tao dito sa Kamaynilaan. Okay, nagkaroon ng ganong mentalidad ang mga tao. Okay. Ayan. So, naging laganap po, dahil nga dumami ang mga tao dito sa Kamaynilaan, naging laganap ang problema sa issue ng informal settlers, squatters, o squatting. Okay. So, ano ibig sabihin yan? Yung mga tumitira saan? Yung mga squatters natin tumitira sa ilalim ng tulay. Di ba? Sa mga gilid ng tren. Okay? Saan pa tumitira yung ating mga informal settlers? Okay? Doon sa mga malalapit sa ilog, 'di ba? Kaya dumumi yung mga ilog natin dahil sa mga informal settlers na ito na hindi rin naman natin masisisi kasi akala nila ang pagpunta sa Maynila, no? Doon gaganda ang kanilang kinabukasan. Ayan, sabi ni Alma T.
agregado sa bangketa po. Sa bangketa, o, yun. Sabi rin ni Lisa De Macali, tabing ilog po, sir. Ayan, sabi ni Angela Miranda, good afternoon from Six Copper. Ayan, sabi ni Noel Bundok, ayan, tabi ng kalsada. So, lahat ng mga walang titulo sa lupa, no? Yun ay mga tinatawag natin na mga squatters or informal settlers. Okay? Now, ayan. Ano pa ang, ang mga naging kinaharap ng mga suliraning pangkabuhayan at panlipunan noon? Dahil nga dumadami ang mga tao dito sa Kamaynilaan, nagsikip, no, ang Kamaynilaan at ang lungsod, Quezon o Quezon City. Diba hanggang ngayon, no, masasabi natin na napakasikip pa rin ng Maynila. Ayan, sabi ni Maria Jasmine Clotario, tumira sa bangketa, ilog at sa mga bakanteng lugar. Ayan, hello, hello po sa inyong lahat. Okay, maraming maraming salamat, no? Sunod-sunod po ang mga comments ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Ayan. So, susunod, syempre, ano yung mga solusyon naman? Okay, syempre, lahat ng mga problema, merong solusyon. So, kung yung problema mo, sa tingin mo walang solusyon yan, ay huwag mo nang problemahin, may stress ka lang. Okay? So, dito tayo. Ano ba yung mga solusyon na ginawa ng ating pamahalaan upang labanan ang mga suliraning pangkabuhayan at panlipunan? Okay? So, itinatag ng pamahalaan ang pambansang pangasiwaan ng paglilipat, tirahan, at pagsasaayos. Okay? O tinawag na NARA. Okay? O National Resettlement and Rehabilitation Administration. Ayan. Ayan, sabi ni ARCD, hanggang ngayon siguro ito, hanggang ngayon, marami pa rin po ang informal settler. Ayan, sabi ni Alma Agregado, paggawa ng mga batas. Okay, so yun lang naman ang magpapasystematize ng lahat, eh, no? Yung maayos na batas, yung maayos na implementasyon ng batas. Okay, ano pa yung ginawa na solusyon? Okay, nagpagawa rin ng pamahalaan ng mga proyektong pang-irigasyon. Ayan, para maingganyo ulit yung mga taong taga-probinsya na lumuwas dito sa Maynila, no? Nagkaroon ng mga proyektong pang-irigasyon upang mapaunlad ang mga buhay ng mga magsasaka. Ayan. Okay. Okay, so dumako naman tayo sa ugnayang Pilipino-Amerikano sa isyong pangmilitar at kalakalan at reaksyon ng mga Pilipino sa Philippine Rehabilitation Act. Ano ba yung Philippine Rehabilitation Act, Tutor Romel? Okay, so ano ang nilalaman ng Philippine Rehabilitation Act? Ito ay naglalaman lang naman ng $620 million. $620 million, o, di ba? Para saan po yan, Tutor Romel? Okay, so ang Philippine Rehabilitation Act ay ipinagkaloob sa atin ng mga Amerikano. Okay? Yan ay tulong pinansyal, no, na pinagkaloob nila, di ba? Okay, so saan napunta yan? $120 million sa pagpapagawa ng mga infrastruktura. Okay, kasama na doon yung mga tulay. Ano pa? Kalsada. Okay? At iba pang infrastruktura upang maayos ang pamumuhay ng mga mamamayan. Okay? $100 milyong naman para sa kagamitang military at $400 million para sa scholarship ng mga Pilipinong ipapadala sa US. So, parang nagiging dependent pa rin tayo, no, sa US, no? Kasi nga siguro nag-a-adjust pa, no? Kasi panibagong sistema plus galing pa tayo sa digmaan. Okay. Ayan. Ano naman ang tinatawag natin na Bell Trade Act? Ayan. Ito naman ay paglalaan ng ang nakasaad naman dito sa Bell Trade Act ay ang paglalaan ng $800 million bilang bayad pinsala sa mga ari-arian ng mga sibilyang na apektuhan ng digmaan. Ayan. So, yan ang nakalagay dyan. Okay? So, magkakaroon ng malayang kalakalan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa loob ng 8 taon, okay, mula 1946 hanggang 1954. Okay? Ngunit, merong konting inconsistency sa act na ito dahil hindi naging patas ang kasunduan, no? Dahil malayang nadadala ng mga US ang mga kalakal sa Pilipinas. Samantalang tayo,
pag nagpadala tayo sa kanila, may kota. Okay? Ang mga pangunahing kalakal. So, nagkaroon ng konting naging unfair, no? Okay. Okay. Parity rights naman. Okay. Ano naman yung parity rights? Okay. So, magkaroon ng pantay na karapatan ang mga Amerikano at mga Pilipino na magnegosyo sa bansa. Okay. Ngunit, may tuturing na itong parity rights pala ay labag sa batas. Dahil ayon sa saligang batas nating mga Pilipino, no, ang dayuhan ay dapat meron lamang na, tandaan natin to ha, 60% lang ng negosyo ay pag-aari na, or ang dapat na magmay-ari ng majority of shares sa isang negosyo, 60% dapat pag-aari ng mga Pilipino. Okay? Ang dayuhan ay dapat 60% ng negosyo ay pag, may tuturing itong labag sa batas dahil ayon sa ating saligang batas, ang dayuhan ay dapat 60%, okay, ng negosyo ay pag-aari ng mga Pilipino. Okay, so majority ng shares dapat ay, majority of shares ay dapat pag-aari ng mga Pilipino. Lalong-lalo na kung ang negosyong ito ay nagbibigay ng serbisyo sa publiko tulad ng edukasyon, telekomunikasyon, at elektrisidad. Okay? So, ano naman yung naging kasunduang base militar? Ito naman para sa seguridad nating mga Pilipino, no? Okay, so nilagdaan rin ang military base agreement noong Marso 14, 1947. So ito ay nagsasaad ng pananatili, di ba, ng 23 base militar ng Amerika sa iba't ibang sulok ng Pilipinas gaya ng Clark sa Pampanga, Subic Naval Base sa Olonga po, Zambales, at Camp Chanhay sa Baguio. Okay. So ano ang mga naging reaksyon ng mga Pilipino patungkol dito? So, dahil dito nagkaroon ng pambabatikos sa Administrasyong Rojas dahil sa tingin ng mga Pilipino ay naging pro-American si Rojas at nagbigay daan ito sa neo-colonialism. Ano ba ang ibig sabihin ng neo-colonialism, Tutor Romel? Ito ay isang paraan ng panghihimasok ng malakas na bansa sa pamamagitan ng panggigipit sa ekonomiya at politika at makontrol o maimpluwensyahan ang kalayaan. O, diba? So, hindi na nila tayo sakop, ngunit meron pa rin silang kontrol sa ating bansa. Okay? Yan. At, of course, tumindi rin ang colonial mentality. Tutor Romel, ano naman po ang ibig sabihin ng colonial mentality? So, pag sinabi naman natin colonial mentality, so ito ang pag-uugali ng mga Pilipino kung saan mas tinatangkilik nila ang kultura at produkto ng ibang bansa. Okay? O, ayan. So, nagtatag ng base militar upang maprotektahan ang kanilang kalakal sa Asia-Pasipiko. O, yun pala ang dahilan kung bakit nagtayo sila ng mga base militar, sabi ni ARCD. Okay. Ayan. So, okay. So, dyan na nagtatapos ang ating pag-aaral ngayon para sa week 1 ng ating Araling Panlipunan Grade 6. So, nawa, meron kayong natutunan? Okay, so para matest ko nga kung ano natutunan ninyo, sagutan natin ang mga sumusunod na pagsusulit. Okay, ayan. Sige po, hintayin ko ang inyong mga sagot sa comment box natin. Ayan, petsa ng pagpapahayag ni Harry S. Truman sa kasarinlan ng Pilipinas. Sige nga po. Ayan, magsagot po tayo. Habang naghihintay ako ng inyong mga sagot, Rose Ann Paras, good afternoon po, watching from Gatlao High School. Hello, Rose Ann. Dante Guiking, watching from Kibal Elementary School, Pena East SDO, Cagayan. Hello po sa inyong lahat. Hello, Dante Guiking. Ayan, si Norman Kunanan Royong, good afternoon po, watching from Gatlawin High School. Hello po sa inyo. Ayan, so tignan natin kung ano ang mga kasagutan dito. Ayan. So ayan, sa unang bilang, ang sagot ay July 4, 1946. Okay. Sa ikalawang bilang po kaya, ano pong sagot? Sige po, hintayin ko po ang inyong mga
komento. Ayan. Sige po, wag na pong mahiyang mag-comment. Ayan, sige po. So, para makita ko naman kung ano po ang inyong natutunan ngayon. Ayan, sige po. Ayan, okay. So, sa ikalawang bilang, ang ating sagot ay Philippine Rehabilitation Act. Okay. Sa ikatlong bilang po kaya, ano po ang ating sagot? Ayan. So, ang sagot sa ikatlong bilang ay okay. Ayan. So, ang sagot natin ay 120 million dollars. Okay. So, sa susunod po, ano po kaya ang sagot natin? Sa ikaapat na bilang, ano pong sagot? Ayan, tingnan natin. Tingnan natin ang mga komento. Ayan, so maraming salamat po muli sa inyong pagkikiisa. Napaka-siksik, liglig at umaapaw ulit ang week 1 ng ating third quarter ngayon. Dahil kung wala po kayo, syempre hindi po magiging matagumpay ang proyektong ito ng ating departamento. Ayan, so Pangulong Manuel Rojas. Ayan. Okay, tingnan natin kung merong mga nagsasagot nga dito sa ating comment box. Ayan. Okay. So, sa ikalimang bilang, ang sagot natin ay parity rights. Okay. Ayan. Okay, so sa ika-anim na bilang, anong sagot natin? Ayan. Ika-anim na bilang. Okay. Tingnan natin. So, neo-colonialism. Ayan, ang dami nang sumasagot. Maraming salamat po. Ayan. So, item number 7. Ang sagot natin ay intramuros. Ayun. Ayan, si Bricks Arky Gonzalez ang sipag sumagot. Ayan, maraming salamat po. Ayan. So, Irene Manuel from DepEd Apayao. Hello, hello, ma'am. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ayan, may number 8 ay Bell Trade Act. Number 9 ay NARA. Ayan. Or National Resettlement and Rehabilitation Administration. And number 10, yung mga tawag sa naninirahan ng walang pahintulot sa isang lugar o lupang hindi niya pag-aari ay informal settlers or squatters. Ayan. Okay, ang susunod naman nating activity, ayan, sa pamamagitan ng fishbone organizer, talakayin ang sanhi kung ba't lumaganap ang mga suliraning pangkabuhayan sa bansa. At sa katapat na linya ay itala naman ang mga ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ang suliraning ito. Ayan, oh. So, tingnan natin ang mga kasagutan dahil medyo lumalagpas na tayo sa ating oras. Okay, so pakipicturean na lang po ito, itong mga additional works ninyo. So maraming salamat sa Department of Education Schools Division of Negros Oriental sa kanila pong pagpapagamit ng kanila pong module para sa DepEd ETUlay project po ng ating Department of Education. Ayan. So ito po ang next activity natin. Ayan, pakipicturean na lang po. At mamaya ibibigay ko kung saan ninyo isa-send ang inyong mga kasagutan. So ito yung magiging pamantayan. So don't worry kung kayo ay medyo mahina ang inyong internet. Ang tutorial na ito ay nakasave po at mapapanood. Pwede nating balik-balikan sa DepEd Edtech Unit page, sa DepEd Edtech Unit YouTube channel, sa DepEd Philippines FB page, sa DepEd Tayo at sa DepEd TV YouTube channel. Ayan. So, muli ako si Tutor Romel. Ayan, na nagiiwan sa inyo ng tahanan, paaralan at komunidad. Kapit-bisig tayo tungo sa kalidad na edukasyon ng ating kabataan. At lagi nating bilangin ang ating mga biyaya upang tayo ay laging masaya. Okay? So, ayan na. Dito po ninyo isa-send yung inyong mga output. Ayan. So,
So ito yung aking Facebook. Ayan. So kung gusto nyo rin akong i-follow sa aking Twitter, meron rin akong Wakelet and Laika account. Okay? So see you in our next session. Tandaan lagi, tuwing alauna ng hapon, AP6 yan. Okay? So see you in our next session. God bless to everyone and to God be the glory. Tumutok lang kayo dahil ang susunod sa akin ay ang AP7 na ibibigay sa atin ni Tutor. Ito isa to sa mga idol ko, si Tutor Mark Anthony C. Bye-bye! Salamat po! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!